Ako po si Vanjo Merano at welcome sa Panlasang Pinoy! Mahilig din ba kayo sa sinigang na katulad ko? Di ba napakasarap ng sinigang lalo na kung napakainit ng sabaw at maasim na maasim pa? Talaga namang mapapaasim kilig ka! Para sa ating episode ngayong araw na to, magluluto tayo ng sinigang. Yun nga lang itong version na gagawin natin, walang sabaw. Kumbaga suple sinigang, pero garantisadong masarap. At ang tawag dito ay crispy fried liempo sinigang rice. O diba? Kakaiba? Ito yung mga sangkap na gagamitin natin para sa ating recipe. Liempo o pork belly. Bigas. Ito naman yung talong. Spinach. Pwede kang gumamit ng kangkong. Okra. Kamatis. Long green beans. Siyempre pwede tayong gumamit ng sitaw dito. Ito naman yung siling haba na inislice ko lang. Cake flour. Cornstarch. Paprika. At siyempre, kailangan natin ng Knorr Sinigang sa Sampaloc Recipe Mix. At ito yung original. At bukod sa mga sangkap na to, kailangan din natin ng tubig, mantika, patis, at ng ground black pepper. At ito naman yung kumpletong lista ng mga sangkap na yan. Nakaka-intriga, no? Pero kung ready na kayo, tara na, magluto na tayo! So itong version natin ng sinigang suples, di ba? Pero kailangan pa rin natin gumawa ng sinigang broth. Itong broth ay gagamitin natin para maluto yung bigas, para maging kanin. Kaya naman nagpakulo na ako ng tubig dito sa isang maliit na cooking pot. At ilalagay ko na kagad yung liempo. Papakuluan ko lang tong liempo hanggang sa tuloy ng lumambot. Once malagay ko na lahat ng liempo dito sa lutuan, papabayaan ko lang kumulo uli yung liquid at i-adjust ko ng heat between low to medium. Tatakpan ko lang itong lutuan at lulutuin ko lang ito ng 30 minutes. At makalipas ang 30 minutes, medyo may kalambutan na itong liempo, no? Pero kulang pa yan. Ang gagawin ko ay maglalagay lang tayo ng pampaasim. At ito na yung ating Knorr Sinigang sa Sampaloc Recipe Mix. Ang gamit ko yung original, yung maliit lang na pack, yung 22 grams. Simpleng-simple lang. Ilalagay ko lang lahat ng contents ng package dito sa lutuan. Hahaluin ko lang muna ito. At itutuloy ko lang ang pagpapakulo. Pero this time, i-adjust na natin yung heat ha. Gagawin na nating medium. Tatakpan ko lang itong lutuan. At itutuloy ko ang pagpapakulo ng 15 minutes. At makara ng 15 minutes, ready na to. Malambot na yung liempo at ready na rin itong ating sinigang broth. Malasang malasa na yan. Tatanggalin ko lang muna yung liempo dito sa ating lutuan. At ilalagay ko lang muna yung liempo sa isang malinis na plato. Kumbaga ipapa-cool down ko lang muna. Yan, at this point ay ready na to. Ang next step para sa liempo, ipiprito natin. Pero bago natin gawin yan, kailangan lang munang maglagay pa tayo ng konting seasoning para mas maging malasa. At pipilitin ko rin tanggalin yung mga mantika na lumulutang dito sa ating sinigang broth. Tara, lutuin na natin yung ating sinigang rice. Ito na yung bigas. Nahugasan ko na to at pati yung tubig na drain ko na. Kukuha lang ako ng kitchen sieve. At sasalain ko lang yung sinigang broth habang binubuhos ito dito sa rice cooker. So pagdating sa dami ng broth, nasa sa inyo yan, alam naman natin yung dami ng liquid kapag nagsasaing, di ba? So yun yung susundan natin. At para may konting lasa, naglalagay din ako ng patis. Isha-shake ko lang ito para mahalo. Ang mangyayari kasi niyan, habang naluluto yung bigas, na-absorb na niya yung sinigang broth, pati yung patis. Kaya nagiging maasim na ito ng malasinigang at mas malasa rin. Ayan, at lulutuin ko na ito gamit ang rice cooker. Pwede rin kayong magluto gamit ang traditional way ng pagsaing. Ito naman yung liempo, nilagay ko lang sa isang resealable bag. At kung mapapansin ninyo, hiniwa ko pa ng mas manipis para mas madali lang itong maluto. Ibabalik ko lang sa bag at talagyan na natin ito ng seasoning. Simple lang, patis lang ang nilalagay ko.
Nakakatulong ito ng malaki ng magpalasa dito sa pork belly o sa liempo. So kumbaga, no, pag pinrito natin ito, yung texture magiging sobrang crispy. At the same time, yung lasa magiging masarap din. Para mas ma-enjoy naman natin mabuti itong ating niluluto. Siguraduhin lang natin na na-coat na ng patis yung pork belly. Ha? At imamarinate ko lang ito ng mga 15 minutes. Mabilisan lang to. At habang minamarinate itong pork belly, magpapainit na muna ako ng mantika sa isang pan. So ang gagawin ko, kukunin ko na yung marinated na pork belly, pati na rin yung cornstarch. Bago natin iprito, ididredge muna natin itong pork belly sa cornstarch. Diretso na, wala nang itlog-itlog yan. Marahil yung iba sa inyo nagtatanong, baka pwede namang harina na lang ang gamitin natin o all-purpose flour. Actually, pwede rin. Yun nga lang, ano, kapag gumamit tayo ng cornstarch, mas makakatulong to para maging crispy itong pork kumpara sa harina. Pero syempre, choice nyo pa rin yan. Ipiprito ko na to, idiretso ko lang na ilagay na itong ating coated na pork belly dito sa mainit na mantika. At itutuloy ka lang ang pagprito gamit ang medium heat hanggang sa maging golden brown na yung kulay ng kabilang side. At pagkatapos niya, naibabaliktad naman natin ito para yung kabilang side naman yung maluto. So ganun din, itutuloy din natin yung pagprito hanggang sa maging golden brown at crispy na yung kabilang side. Yung iba sa atin gusto talaga yung sobrang crispy ng liempo. Pwede nyo pa itong i-double fry. So once sa maging golden brown na yung kabilang side, pwede nyo pa itong ibaliktad. At gagawin natin yung same procedure. Yun nga lang, ipa-fry lang natin ng 1 minute per side. Ayan, kung gusto nyo talagang sobrang crispy. Otherwise, okay na itong 3 minutes per side lang. At this point, ay ready na itong liempo. Tatanggalin ko lang dito sa lutuan. Ilalagay ko lang muna ito sa isang plato na may paper towel. Nakakatulong itong paper towel para mag-absorb ng excess na mantika. Para naman hindi maging mamantika itong ating dish. Yan, at itatabi ko lang muna to. Iluto na natin yung sinigang rice. And at this point ay nasaing na yung kanin. Kumbaga luto na itong rice. Ito na yung first instance niyan, pero kailangan pa natin niyang stir fry. Magpapainit lang ako ng mantika sa isang pan. At igigisa ko na yung sibuyas. Kumbaga ang gamit natin dito, mga ingredients pa rin dun sa traditional na sinigang. Yung iba hinahalo ko dito sa sinigang rice, yung iba naman nandun sa vegetable tempura. Nalulutuin natin maya-maya lang. Igigisa ko lang yung sibuyas ng 30 seconds at ilalagay ko na yung long green beans. Ito yung bagyo beans na hiniwa ko lang. At pwedeng-pwede kang gumamit ng sitaw, ha? Nagkataon lang na walang available na sitaw dito sa aking location at this time. Iginisa ko lang ito ng 1.5 minutes. Ngayon ready na to, ilalagay ko na yung siling haba o yung siling pansigang. At optional ingredient itong paggamit ng siling pansigang. Kung ayaw ninyong medyo maangang inyong kanin o inyong sinigang rice, pwede kayong hindi gumamit nito. Ang ginawa ko sa sili ay inislice ko lang. Hahaluin ko lang ito. At pagkatapos ay ire-ready ko na yung nasaing na natin na sinigang rice. Yan yung next na ilalagay natin. O diba, simpleng-simple. Supless na to at this point dahil na-absorb na ng bigas yung kaninang sinigang broth. Gaya nga ng sabi ko, lahat ng lasa ng sinigang nandito na sa kanin. Itutuloy ko lang ang pag-stir fry ng mga 2 minuto. Ang importante, maghalo lahat ng mga ingredients mabuti. At once na mangyari yan, isi-season ko lang ito ng ground black pepper at ng paprika. Hindi na ako maglalagay ng patis dahil nga naglagay na tayo ng patis kanina bago magsaing. Kumbaga may lasang patis na itong rice ng konti. Itong paprika naman, optional ingredient yan. Nakakatulong yan para magbigay ng kulay at at the same time nagbibigay ito ng tamis dito sa ating rice. Haluin ko lang at ready na to. Ipapa-cool down ko muna at pagkatapos, ilalagay ko lang sa isang bowl. At ihanda ko na to, ilalagay ko na yung bowl dito sa serving plate. Kumbaga yung bowl, ito lang yung hulmahan natin. So ready na tong ating sinigang rice. Iluto na natin yung vegetable tempura gamit yung mga ingredient na gulay na karaniwang ginagamit sa sinigang. Ito napaka-importante nito, ah. Dapat talaga eksakto yung measurement
ng butter ingredients. So ito yung egg yolk, pula ng itlog lang ang gamit natin, ha? Hindi na natin gagamitin yung egg whites. Pinaghalo ko lang ito dun sa malamig na tubig. Importante ha, dapat malamig na malamig yung tubig. Hahaluin lang natin itong mabuti hanggang sa maging smooth na. Maglalagay din tayo ng ice cubes para talagang lalong maging malamig na itong mixture. Nakakatulong yung temperature, no? Para mabuo yung tinatawag natin na lacing effect ng tempura. Kumbaga, ito yung basic na tempura recipe, ha? Ina-apply lang natin yung mga gulay na ginagamit sa pansigang. Bago natin iprito yung vegetable tempura, importante na lahat ng mga sangkap nandito na sa tabi ninyo. So, ito yung cake flour. Dalawang lalagyan ito na may cake flour, no? Yung mas konti, ito yung ipang dedredge natin sa gulay. At yung isa naman na nakalagay dun sa mesa, ito naman yung ihahalo natin dun sa mixture. So, ang gagawin natin, ito yung idea. Idedredge natin itong gulay at idedip lang natin dun sa mixture mamaya once na nahalo na natin yung cake flour na nasa mesa. Alright, so gawin na natin yan. Ihahalo ko na muna yung cake flour dito sa mixture natin ng egg yolk at tubig. At gagamit tayo ng chopstick sa paghalo, ha? Itong pinaka-importante, isang lagayan lang kagad itong cake flour. Pero yung paghalo, dapat hindi maging sobrang smooth yung resulta. Dapat lumpy. Kaya naman yung apat na perasong toothpick, hinahawakan ko na parang nagsastab ka. Gagawin mo lang yung stabbing motion, mga 30 to 35 seconds. Hanggang sa maghalo lang yung mixture. Pero again, uulitin ko, ha, hindi dapat perfect na paghalo yung mixture. Kahit may mga buo-buo, okay lang yan. Ganyan talaga yung effect niyan. And at this point, habang ginagawa ko to, pinapainit ko na rin yung mantika. Parang sa ganun, ready na tayo ng pagprito. Itatabi ko na to. Ilalapit ko na dun sa lutuan. Itong mantika ay napainit ko na ng 360 degrees Fahrenheit. May kinalaman itong temperature na to, ha, para dun sa ating lace effect ng tempura. Kasi di ba kung yung malamig na butter ay hinalo mo sa napakainit na mantika, syempre ang mangyayari niyan, di ba mag-e-expand yan, magiging yan parang lace. Kaya namumuo yung parang lacing effect. So eto, dinip ko na yung na-dredge na gulay dito sa ating butter mixture. At ipiniprito ko lang ito ng 2 to 3 minutes per side. So yung mga makakapal na gulay, basta hindi green leafy vegetables, between 2 to 3 minutes sa pagprito. Pagkatapos ibabaliktad lang natin, same duration ulit yung pagprito sa kabilang side. Inuna ko muna itong talong. Ito naman yung mga okra. So same procedure lang din yan. At syempre, di ba gumagamit din tayo ng kamatis pagdating sa sinigang. Yung kamatis, gagawin din nating vegetable tempura yan. So tatanggalin lang muna natin yung mga naprito na natin na gulay o na vegetable tempura. Ilalagay ko lang sa plato na may paper towel. At itutuloy ko sa pagprito ng iba. So ito na yung kamatis. Mas maganda sana kung hindi masyadong hinog na kamatis ang gagamitin natin. At ito na din yung spinach. Pagdating naman sa spinach, mabilis ang prito lang yan. Isang minuto na pagprito lang per side sa spinach, okay na. Ang isang challenge sa spinach ay yung kapag naprito na, humihiwalay yung malutong na part dun sa leaf, no? Kaya pinaka-importante na madredge ito dun sa cake flour muna bago natin isausaw sa butter. Pwede ninyong basain ng bahagya yung spinach bago i-dredge dun sa flour para talagang dumikit. Ayan, ready na to. I-arrange natin sa serving plate lahat ng mga naluto na natin na ingredients at i-serve na natin. O diba, kompletong-kompleto na. Nandiyan na yung sinigang rice, may liempo na at meron pa tayong vegetable tempura. Ito na ang ating crispy liempo, sinigang rice with vegetable tempura. Tara, kain na tayo! Sana'y nagustuhan nyo itong ating featured na sinigang version para sa araw na to. O diba, kahit walang sabawang sinigang, pwede pa rin yung sumarap. Lalong-lalo na kung may crispy fried liempo at may vegetable tempura pa. Diba? Panalong-panalo yan. Kaya kung may time kayo, ha, sana subukan nyo itong ating recipe. Para naman doon sa mga hindi pa nagpa-follow sa inyo sa Instagram, i-follow nyo naman ako. I-search nyo lang, Panlasang Pinoy. Okay? Ayan, dito naman sa YouTube, yung mga hindi pa nagsasubscribe, pakiclick lang yung subscribe button na makikita ninyo sa ilalim ng inyong video. At once na magawa nyo yan, huwag nyong kalimutan na i-allow yung notification. Para nang sa ganun, ma-inform kayo ng YouTube tuwing meron tayong video na ina-upload.
Okay ba yan? Eto ah, shoutout muna tayo dun sa mga kaibigan natin na madalas mag-comment at mag-share ng ating mga videos. At eto na kayo. Hello kay Trisha Innocencio, Haniko si Haniko. Hi rin sa'yo Yasmin Nolasco, Gen TV. Jaspersky Channel, Jasil May Kusina Serie. Hi rin sa'yo Baby Girl, 888 Butterfly. Hello Pinoy Planet, Dex Earth Kitchen Economics. Hi rin sa'yo Grand Music Palace, Flemish Pinay Couple. Hello rin sa'yo Lynn Craft Buddies, Marivic Kadunggong. Hello rin Jason Oranya Villanueva, Payong Kapatid, hello sa'yo. Hello rin Criselda Labayane, The Abaya Girl Michi. Hello Samo Ortiz, Lolita Al Hirata. Hi rin sa'yo Rosario Prestigard, Benny Ors, Rizel Roque, Sweeties Hope 08, Gloria Desingano, Nikki's Vlog. Hello rin Jo Ferrer Fernandez, Vela Makeup Artistry, Lansep, at kay Team Martinez. Maraming salamat sa inyo ha, sa walang sawa ninyong pagtangkilik sa Panlasang Pinoy. Lalong-lalo na sa pag-share ng ating mga videos at sa pag-comment. Kaya naman talagang sobrang appreciated ko yan. Asahan pa ninyo in the future, mas gagandahan pa natin ang ating mga presentations at mas masasarap na dishes pa ang ating i-feature. Okay? Maraming salamat ulit at magkita-kita tayo sa ating susunod na video. Hanggang sa muli!